Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, naging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubaya ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, may dala nito'y sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karuahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa Ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa aliman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa yang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo,
na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Sina Aman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balos sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balos sa Serapta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinama Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at
umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Si Jesus ay muli tayong pinapaalalahanan, no? At ginagabayan sa pamamagitan ng ating pagbasa sa araw na ito. At magandang mapansin ho sa atin bilang mga Kristiyano na minsan, no, bagamat tayo ay nananalig sa Diyos, bagamat tayo nga ay sinasabi natin may lumalago ang pananampalataya natin sa Kanya, minsan ay pumapasok ang temptasyon sa buhay ng isang Kristiyano na maging mapagmataas. Ang tawag po natin doon ay religious pride. Na dahil sa kanyang pananampalataya, feeling niya na nakakataas siya. Feeling niya mas magaling siya sa ibang tao. Feeling niya siya lang ang pinakamagaling. Pero magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo na ang turo ni Jesus ay hindi para maging mataas. Kundi tayo mga Kristiyano ay naunguna sa pagpapakababa at pagiging mababa ang ating loob. Hindi nagfi-feeling dakila. Kung hindi, dahil sa ating pananampalataya, inaakay tayo para maglingkod sa kapwa. Iunat ang ating kamay para ang pangatao sa paligid natin ay maramdaman sila ay kasama sa pamayanan. Hindi kami-kami lang. Hindi nagiging exclusive society sana ang pagiging Kristiyano. Kung hindi, nagiging inclusive. Iniimbitahan ang iba na lumapit kay Jesus. Iniimbitahan na makilala si Jesus. At hindi tinitignan ng mababa ang kapwa niya. Kung hindi, ninanais na ang kapwa niya ay maiangat din. Maganda ho sa atin bilang Kristiyano na mapansin ito na ang pagiging Kristiyano ay wala sanang puwang ang pagiging mapagmataas sa ating pananampalataya. Wala sanang puwang ang pagtitingin, ang pagbababa ng kapwa natin dahil sa pananampalataya. Kung hindi meron tayong pagyakap sa kapwa, wala sana no, yung sa ating ebanghelyo ay maging udyok sa atin at imbitasyon na talikuran itong tinatawag na religious pride, kung tawagin. Kasi ito din ang problema ng mga Pariseo. Nagkaroon sila ng religious pride. Pero sana ho, ang ating pagsasabuhay ng pananampalataya ay magdala sa atin sa pagpapakumbaba. Our living out of faith should not lead us to becoming proud of ourselves, but living out our faith could lead us to becoming humble servants of the Lord. At ito po ang panyaya sa atin at hamon din sa atin na maging humble servants of the Lord, na handang yumakap sa kapwa, ya handang ipahayag ang mabuting balita, at higit sa lahat, iparanas sa ibang tao na parte sila ng komunidad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang tugon natin, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan.
Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus, kung hindi mo kami akayin sa Kanya, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection, bukas, March 14, 2023,
Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Allison Valdez, ang atin pong attached priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.